series. Ngayong araw, it's between TNC versus LilGun. Unang laro na panalo dito ng LilGun, pero what a showing ng TNC sa kanilang game number 1. Nakamutiga sila mga Mega Crips comeback sa game na yun, pero unfortunately, hindi pa rin kinaya dito ng TNC yung Mega Crips advantage dito ng LilGun. So LilGun nakapanalo doon, pero tingnan natin kung ano yung parang i-adjust dito ng TNC sa kanilang draft or sa kanilang strategy patungo dito sa game number 2. So for ano dito, direct si Nino Burfling, TNC ba? Hindi ko sikita dito sa ano eh. Okay, TNC nga. Tingnan ko na lang dito sa leg. So, LilGun yung may Morphling? Okay, okay. So LilGun daw may Morphling. Pero nakalagay dito sa ito. Sa live TNC yung ano eh. May Marcy, Morphling, tsaka Visage. So baka paano lang direct. Baka iba na lang. Then sa side dito ng TNC, sila nagpick dito ng Pangolier, Undying, and etong Woodwick. So parang kuti mo side ng TNC dito, parang kahit natalo sila kanina sa Pangolier, Undying, and Woodwick, yung pa rin nagpick nila dito, and which naman ang pinick nila dito. So it's offlane Undying naman ngayon sa side ng TNC, then post pay na Witch sa side dito ng TNC, which is ang dami na ditong slow, ah. Kuti mo, ang dami ng slow dito, slow ng Frostova, slow ng Frost Shield, ano pa ba yung slow nila? Sharpshooter, feel ko may slow din ata yun. Movement speed slow. Then yung movement speed slow dito, sorry, nung Tombstone and etong Flesh Golem. So, mga heroes like mga Visage dito na hindi masyadong mobile sa teamfight, even Morphling, pag wala siyang waveform, ang dali niyang habulin dahil wala naman siyang, di naman ganun kataas yung movement speed niya. So, mahirapan dito yung sa side dito LilGun pag ganito yung draft nila na wala silang masyadong mobile na hero. So feel ko for the side of LilGun, pwedeng yung laruin nilang draft is more on mga mobile heroes. Oo. So we're back. kakabalik ko lang, nagkaroon lang emergency saglit. Tinamaan lang ano ng tawag ng kalikasan si Dicestar. Tinamaan tayo ng kalikasan, guys. Pero ito na, game number 2 nga, no? So, sino yung LilGun dito? Dito sa kabila, no? Ay, yung ano, yung may Enchantress, ayan. Yung Enchantress 4th pick. Hindi natin makita sa Discord yung teams, eh. So, dito yung TNC. So, yung TNC dito, stick sila dun sa 3 picks nila kanina. Nung game number 1. Pangolier, Undying, and Hoodwink. Pero, baka maging Undying carry ba to, no, Dan? Feel ko offlane. Offlane to. Parang di ata suit sa playstyle ni Asta. Yung Undying na kaya. So feel ko hindi niya trip yan. Hindi niya trip niya yung rin yung Undying na kaya. Mali natin. Baka ganun nila. Or pwede rin sa bagay. Pwede rin gamitin nila baka sa offlane, di ba? Hindi malabo. Masatid naman yung... Medyo deadly din naman yung magiging lane nung Lich Undying. So tingnan natin. Pero Ursa ban. Oo. So, inisip talaga nilang ano, Undying offlane. Tapos Ursa ban. No, interesting kasi ko isim parang kaya naman nilang i-kite si Ursa with the enchant, with the dispose slow, tsaka rebound stun, then possible syempre yung Marcy magkaroon ng basher. So, plus yan Lish, so medyo magpapahirap din sa buhay ni Ursa. Pero I guess siguro iniisip dito ng LilGun is yung lineup dito ng TNC is di ganun kabilis mag-take ng medyo mabilis pala sorry, with the Tombstone, Flesh Golem, tsaka yung minus armor ng Lucky Shot, mabilis pala. And pag kinuha ni Pangolier yung sa level 10 na may plus 3 na armor reduction sa Lucky Shot, pwedeng maging tulong yun sa side ng TNC para mabilis sila mag-take Trojan. And once na makuha pa nila Ursa, sobrang busy talaga nila mag-take ng objective or ng Roshan. So, binan na lang dito sa side. Binan na lang ng LilGun. Then, Slark, okay. Nagano na ba nila Slark? Medyo kulang yung kanilang lockdown is Slark. Kaya binan nila dito. Siyempre, medyo magiging deadly din yung combo ng Ditch plus the Slark. Diba? Kasi pagka-pounce, automatic, ano yan, setup na yun sa Frost Shield ni Lich. And yung kalakasan ni Lich sa lane, yung position 5 na Lich with the Frost Nova na sobrang update nung damage early, malaking tulong yun para mabigyan agad na magandang start
si Strike sa lane, which is kinakailangan ng Strike kasi hindi siya mabilis, makabawi agad sa pagpa-farm pag malabugbog pa lang siya sa lane stage. No. Tsaka alam naman natin kahit sinong i-partner mo dito sa lane talaga may kill potential, lalo na yung slow kasi dito, alam naman natin sobra sakit talaga eh, di ba? Yung Frost Nova, tas shield, di ba? May pang-protection, tas armor din as well, no? Pero may dispel, nga lang may dispel, pero hindi mo rin kasi malilin tong si Enchantress eh, di ba? So parang, oh, and then, tutusin both position 5 ng both sides natin dito. Medyo deadly lang yung combo. Pero mas effective lang talaga si Lich para saan. Ano mo kaya magiging pick dito, Tins? Feel ko ba, kung casual lang na carry, baka maganda na sila dito. PA or siguro, ay hindi pala idea yung PA din, may morphling. Siguro Juggernaut na lang. Oo, jug din yung iniisip ko din, men eh. Parang gusto ko ata mag-jug dito sa game na to. Jug or... Tingin mo, TB? Parang ay, hirap ata mag-TB dito ah. Hindi kasi syempre, mag-range ka, di ba? Pag nag-meta, so parang hindi siya magandang synergy. Oy, AM! Pero auto-pick ng Primal Beast. No hesitation yun ah. Pero parang... Pag-pick ng AM, nakita ko na agad din yung hero ng Primal Beast. So I ano to mid primal beast no? Oh, possibly mid primal beast to, no? Mid primal beast nga siguro. Pero last pick AM. It's been a while na nakita tayo ng AM sa meta. Yes. Pero I guess malaking tulong to sa side ng TNC kasi syempre ito yung winning condition nila and wala masyadong lockdown yung tawag dito. Yung LilGun sa draft nila kaya napaisip sila maybe goods nga yung AM dito and feel ko with this type of draft sa side ng PNC kasi usually diba AM hindi naman sumasama agad yan sa mga early engagement and ang nagiging problem usually ng mga AM draft is yung apat na heroes na nag re-revolve around kay AM pagdating sa early wala silang masyadong damage kaya hindi nila napapanalo yung mga early teamfights kaya hindi rin nila bibigyan ng space si AM eventually or si AM lang nagiging mayaman pero sa draft din ng TNC dahil para sa akin yung damage nila early is marami nandyan yung Chain Frost nandyan yung Sharpshooter nandyan yung Rolling Thunder yung Tombstone and yung Flash Golem feel ko mapapanalo dito ng TNC yung mga early teamfights and dun talaga nila mabibigyan ng space dito si AM sa game na to so feel ko TNC kaya nila mapanalo yung game number 1 based sa kanilang draft. Ay, game 2. Based sa kanilang draft. Ikaw, Blackstar, yes. Based sa drafts. Kanina ka papanig. Wala nga silang ganong mag-catch, oh. Not unless mag-blink dagger si Primal Beast. Si Passage, di ba? Mag-blink dagger yan. So, tingin ko naman sa draft is baka mag... I guess TNC, tingin ko kaya naman nila since nakita ko naman na may potential. May potential na matapos yung fights. But medyo disaster lang yung nangyari sa nilang bandang 25-35 minute mark, di ba? I think yung Mega Crips lang talaga, yung diba, nabanggit ko kanina, is kung di siguro na Mega Crips yung feeling ko talaga, totally comeback for TNC. But yun nga, medyo nahirapan sila ma-defend. But this time around, this is the AM draft, no, for TNC. And knowing si Asta talaga, personally, ilala ko rin siya nag-AM talaga tong player na to eh. Alos lahat man ng carry, wala bang binagay. Alos lahat man ng carry na nakilala ko. Oh, hindi, ibig sabihin, yan din yung pinampupustahan nito eh. Eh guys. Automatic naman. Oo. Oh. Yan yung typical na Asta propampa. Basta ganun. Kilala, hindi lang si Jao, hindi lang si Kim, si kilala natin. Pero ito guys, si Asta, yan. Isa sa mga signature hero din niya yung AM. Well, marami ding AM player pero syempre anda lang nang gaya ng banggit mo kanina anda lang na natin makita sa pro scene. Yung AM na pinaka-focus yung AM pandiin na talaga na hero sa lahat ng carry kaya. Alam ko basta pag nakita ko last pick AM sobrang ganda. Usually pag last pick AM wala talaga nagiging sagot yung kabilang yung kalaban sa draft na yun up against AM which is ito nga yung medyo magpapahirap sa side dito ng LilGun. Pero agadaan din naman dito sa side ng LilGun is yung draft nila para sa akin maganda up against Undying tsaka Pangolier. Hindi lang sa AM, yes, wala sila masyadong parang solusyon pero up against Undying tsaka Pango pero silang solution kasi buti mo morphling medyo decent naman yung kanyang range so parang kaya niya rin patayin sa Rolling Thunder dito si Pangolier same last ginawa ng LilGun sa lina nila and at the same time si Visage is malaking tulong
para magkaroon sila ng vision, para magkaroon ng vision dito si Enchantress or si Morphling na atakin yung Tombstone sa high ground. Para sa akin, si Visage ang possible na pwedeng pangontra talaga kay Undying Core. Kasi alam mo, pag Undying Core, usually, uy, wait lang ha. Uy, teka, pero TNC, not wasting around, not wasting any time. They want blood, and that's the first blood coming in dito for TNC. That's Carlo getting that kill, no? So, that's a first blood, and alam nyo na guys, yung ating first blood is brought to you by Rivalry, mga sir. Ayan, check it out yung ating pinned comment, and para mapag-register kayo dyan, pink lang yung ating link, that's rivalry.com/luponws to get up to $200 bonus, mga sir, and hashtag RivalryXLuponWX. Kung may katanungan man kayo, eh, PM nyo lang Kuya X page para sa mga gusto mag-register. And shoutout pala sa group chat ng Rivalry. And kami ni Dan kasama doon, mga predict lords. Pero kanina, predict din ako eh. Tingin ko 1-1 din to Dan eh. Ayon sa mga gusto sumali, dun sa natin, GC, ng mga betters ng Rivalry, gamitin nyo lang yung promo code natin, pakita nyo yung proof na ginamit nyo yung Rivalry natin na promo code, yung LuponWX, then send nyo lang to sa message nyo lang yung Koenix page para masali kayo sa group chat. Yun lang simple. So, nakita ko for LilGun, namatay yung Enchantress. Carry Enchantress pala to. Oo. Carry Enchantress. Interesting. Interesting na yun, no? Oo. Sa Torps of the Dying? Oo. Up against Undying sa din, pwede ko mamumroblema dito sa Enchantress. Kasi ang baba ng strength ni Enchantress, mabubugbog siya dito sa ano, right click ni Undying at ni Hoodwing. May duda ako na kaya i-pull up dito ng LilGun, itong ano nila, carry Enchantress. Oo. Mababa din kasi yung chance, hindi. Lalo, especially pag ganitong mababa level yung Enchantress, kaya pa rin talaga siya punish. Unless level 6 na dito si Enchantress, di ba, na hirap siyang patayin, di ba? With that untouchable, hindi mo siya masyadong ma-right click, di ba? Pero naisip ko kasi pag Enchantress, feel ko mas lamang siguro si Undying ng siguro, let's say, mga 10 or 15 na base damage kay Undying. So feel ko, in terms of last hitting, mapapairapan talaga si ano, si Enchantress. Pero medyo decent naman yung last hit dito. Meron siyang 4, pero ayun na nga yung punishment na pinaprovide dito ni Carlo dyan ni Box sa lane. Sipin mo, medyo kalahati na agad yung buhay dito ni Enchantress sa ano lang, sa mga decay tsaka sa right leg dito ni Carlo. Oo. Natatry dito niyang TNC, pero Asta is fully low. Pwede siyang magpada-edder sa cell. Yeah. So, masustain pa rin, makapag-reset pa rin dito si Asta. So, ayaw naman niya malugi. Then, alam naman natin si AM, guys. Eh, ayaw niya magpalugi sa lane, but may harassment-wise kasi itong LilGun eh, no? Sa top lane eh. Nananakit din sila dun sa Soul Assumption. Mayroon yung slow, di ba? Yung mahirap din. Pag ganito nag-struggle si AM sa lane, nakikita ko yung mga carry, nag-rush na agad ng Ring of Fate. Pero, syempre, medyo delikado si AM kung bibili siya ng Ring of Fate sa Secret Shop ng kalaban. Kasi syempre, pag nakita yun ni Marcy na mag-a-approach ng Secret Shop, i-arash siya. Pero oo, oh, ganda nang gawa ni Asta. Doon siya naglakad sa para medyo tago na pwesto para di siya ma-right-click ng Visage siya ng Marcy. At binili yung Ring of Fate. So with the Ring of Fate, medyo mahirapan na talaga sila i-arash dito si AM. Dahil pag naglagay siya dito ng level 1 na counterspell, kasi syempre pwede nila i-counterspell dito yung damage ng Soul Assumption, or kung cooldown yung Soul Assumption at least manilagate yung damage ng Soul Assumption kasi oo. magic based na skill yun. Tsaka knowing kasi since Neon Dispa si Asta noon, ang hilig niya mag-vanguard si Asta sa kanyang mag-vanguard na siya sa kanyang AM, tapos ginagawa niya disassemble niya yung vanguard niya into Battle Fury para naman hindi siya bumili ng dalawang Ring of Hell, di ba? Component wise. Gets nga yan. Tama yung sabi mo. Mag-vanguard nga siya. And ideal naman yung vanguard dito sa game na to. Apagin sa right pick ni Morphling, ni Marcy, sa Familiars, ni Visage. Diba? Sobrang goods nga yung dito. Yung vanguard. Ay, Vitality Booster. Mapapakanabangan niya naman din yan in the end kasi alam naman natin AM, bibili ng Basher or kung ayaw Bisal ano tag doon? Yung Heart of Taras kasi may component yun ng Vitality Booster din. Oo. Kaya yun nga, Bisal. Tama. Pwede ya Bisal. Pero hindi naman tayo nakakita ng AM Heart eh. No? Situation lang talaga pag situation. Drop 5 item, 6 item, ganyan. Dati, early Dota 1
ay nung Dota 1 talaga siya early Dota 2. Uso talaga ang Heart of Taras, pero syempre, yung Skadi is hindi na siya parang orb effect. Nag-Skadi na ngayon yung ano, AM. Lang. Tayo nice pag ganda sa ay ano, kill na sana yun. Oo, nafag. Oo. Nafag up war siya dun. And Edge, yung si TP, pero... Pero it's a good time dito for TNC na si Bok. Free farm siya dito, no enchantress at all. Dun sa may bottom lane, nagtira set siya, agad na mag-TP siya dun sa base. So for AM, teka, parang di ata siya magka-cashball na Vanguard. Nakita ko parang pabili na ata siya ng threads eh. Ah, okay. Bago siya isip, no? Ayun, nakakakyo siya ng Vanguard eh. Siguro kasi inisip niya pag Vanguard, yes, makuunod siya, pero hindi yun makakatulong sa paglalasit niya. Eh, kung may thread siya, at least, makakatulong yun sa paglalasit niya. Oo. Bayon na lang siguro yung naisip niya. And pwede siya mag-transition agad sa bottom if mapupush out agad dito ni Bok. Hindi mo si, sabi ko sa'yo eh, may duda ako na kaya nila i-pull off dito yung Chantress na carry sa lane. Nabubugbog sa last ito, tingnan yung last na 12. Kapag dito kay Andari na sobrang free farm, 30 and 10. Yung last hit and deny siya dito. Vanguard? Ay, oh, bibili nga siya. Oo. Oh. Top sa'yo, Vanguard talaga to eh. Oh. And binigyan pa siya dito ng dalawang tango ni Mavis. So, good siya gagawa dito ni Mavis. Feel ko bumili ata siya ng dalawang set ng tango. Deny. Oo. Gawin siya kanina eh. Kaso walang mana tong C-level ah. Needs to be careful dahil kaya siyang patayin. But speak of papatayin, that's gonna be Mavis. Looks like siya yung magiging threaten. So mag-out lang itong si Leech. But on the other side, Nakita si Enchantress. Oh, diyan ka pala nagpa-farm, hindi pala carry to. Guys, para nangyari, ginawang pre-farm tong si Undying and then si Enchantress parang naging technically post one, nag-jungle na lang guys, mag-jungle na lang ako. Hindi ko kayan. Alam naman natin ang Undying, masakit 'yan. Buti na lang si Morphling dito, nagkaroon siya ng magandang play. Ganun din yung message, pero message wala siyang mana. Oh, wala siyang mana dito diyan and looks like nandiyan yung Frost Shield trying to save himself dito and there's a dead na visage dyan but on in return naman mamamatay si Babis at for a good trade yun for the DNC. Yes, good trade talaga indeed kasi isipin mo before mamatay si Babis nakuha niya yung XP, nakihati siya sa XP kay AM dun sa pagkakuha ng kill kay Visage. Kaso mapupunta rin dito si Bok but Bok has the decay so medyo makunat siya dyan and there's the tombstone. Tapos yung target nito and there's Morphling, Sanity, he's here, wants a kill, there's a pushback, holding itong si Sanity but looks like Sanity was just gonna waveform itong si Box so para may trade-off dito for Lilgun side and trade-off na rin dito ng lane itong si 11, he knows na mahirapan talaga siya dito sa Lich. Tama na magawa dito ni 11 kasi syempre nag-rotate yung Morphling niya so sayang yung creeps kung wala maglilin sa midit na nag-TPG lang siya dito sa grid pero dito try siya i-solo kill dito ni Kusha. Yes, pwede nga siya i-solo kill dito dyan guys pero the pushback will miss actually pero nandyan yung damage and Mavis nandyan parang dun makapag-rotate or securing that kill para dito kay 11 but this is gonna be a disaster lane for the Visage and alam naman natin dyan na itong Visage is ayaw mo yung ganitong laning phase, di ba? He wants to scale out talaga ng early to mid game. Gusto mo maganda agad yung early mo. Kasi syempre, once na maganda yung early mo, ibig sabihin, decent yung XP mo. And or sabihin natin mag-snowball yung XP mo to the point na, syempre, pag nakuha mo agad yung early level 6, nakakuha ka ng mga early kills, sobrang kunat mo at the same time, sobrang taas ng damage output mo. Pero, again, sa mangyayari dito ko, Visage, dahil medyo nahirapan siya sa early and hindi ganun kataas siya dahil siya magiging frontliner na lang siya dito pero hindi siya magpo-provide ng maraming damage output sa teamfight. Pero habang ini-explain mo yun, Dan, namatay dun si Krish with the assist dito nung si Astel with his primal beast, rather. May mana void si Asta but mag-TP, yes, may mag-TP that was Sanity. Blink dito for Asta in 5 seconds but tanong? Patay mo nila but that's Asta down. So, kasi level 1 kasi yung ano eh, level 1 yung blink kasi na Asta dito, maximum niya yung mana burn. Pero ang kapalit naman is tier 2 tower dito sa main top lane. Even on the denied, pero Bok, on the bottom side, they get itong si 4-2-3, getting punished out. And looks like dito for TNC, their bottom lane, it's too much. Mahirap na talaga ito i-depensahan. And parang kutingin mo sa side dito ng Lilgun, yes, na-deny nila yung tier 1 tower sa may top lane, pero syempre,
Visage well, na sobrang vulnerable sa may top lane. Pag mag-isa lang siya dito, pwede siyang patayin ulit dito ng Leech plus AM. And puti mo, sa'yo na Lilgun, parang di sila ready na i-defend dito yung tier 1 tower sa may bottom lane. So I think for 4-2-3 dito, pinaka-play niya na lang is ma-deny, which is hindi niya nagawa. So in terms of objective, lamang na lamang aga dito yung TNC sa ating early game. And wait a second, Dan. Pick up objective. Objective lap, patayin si 11. But there's the familiars, meron siyang just to reset yung yan yung ano eh. Yan yung struggle ng mga offlane heroes na mabilis magbasag ng tore, like Beastmaster, Visage, mga ganyan. Pag nahirapan sa early, di mo alam kung saan ka mag-lane eh. Tapos pag nag-lane ka sa dun sa lane mo, mag-lane ka na talaga, viable target. Oo, viable target indeed, pero yun. Target dito itong si 4-2-3, sniping down dito ni Bok. But thanks to the sharpshooter, may damage dito yung TNC. And then yung Frost Shield coming in dito for Mavis. And Mavis all around the map, helping dito yung TNC to get that damage or para makatulong siya. And that's a global kill dito for Bok. And well, hero itself talaga, Dan. Ganito ang gusto mo pag andahin ka. Ang weird na mangyayari dito for Lilgun, si Bok. Yung Visage, babalik ulit siya dito sa top lane. So malaking chance na pwede ulit siya mamatay dito. Then yung Chantress, nahirapan. Yung Morphling, nagpa-farm sa jungle. So parang for Lilgun, yung tatlong course is hindi parang nagpaparaya kung sino yung mag-ano muna. Hindi magpa-farm o kung sino muna yung magpa-farm sa punto na to. Kung sipin mo kasi, lahat sila gusto mag-farm. Pero dahil lagi silang namamatay or parang walang nagbibigay ng space para mag-farm, sa tatlong core na Lilgun, nagkakagawan sila ng farm. Direct network daw, direct. Hindi natin makikita again. Thanks. Pero oo nga, di natin makikita yung mga nangyayari dito. And speak of, di makita! This time, makita nila dito si Asta. Thanks to that cameraman, pinutok nila dyan. And looks like Chris, he's gonna pop yung kanyang Rolling Thunder dyan. Another punishment again dito sa Visage. Visage is in trouble. There's the Mana Void. Asta securing that kill. And balik siya agad sa may top lane, so balik ano lang, balik farming pattern lang. Pero tama yun, for Lilgun. Gusto ko yun, yung necessary death yun for your Visage. Pero Wow! For Mavis holding his ground, killing at least both Morphling and yung Marcy on the pull. Pero Chris, they have the damage, but no. Kapos. Pero at least no for TNC. Sipin mo, sinolo kill kayo ng sinolo kill kayo ng Leech. Grabe naman. Hindi lang solo kill yun ni Leech. Isipin mo, hindi lang isa yung nakuha niya. Dalawa pa. Dalawa. At Morphling pa ka mo. Oo. May swag talaga. De, tsaka may, pag may sinister gaze talaga, isa ma-hold mo para mag-bounce talaga dito yung chain cross mo. And then, yung powerful onslaught na pulverize is there and ma-hold yung ground dito ni Bok, but finally he's small dun sa engagement na yun. Pero yung tombstone target dito ni Morphling, but there's Mavis, a revenge kill dito for Sanctity and Chris. Hindi ba si Chris? Hiding in the high grounds, pero nakita siya dito agad. Wala siyang TP dito, guys, pero yung rebound is there, but there's gonna punish na dito itong si 4-2-3, guys, and medyo late yung dating ni 11 dito. It's a bait pala yun, yung ginawa ni Chris. Ay, Enchantress. Bakit yung gun? Ba't kayo naglaro ng carry Enchantress this game? Parang pinahirapan nyo lang yung sarili nyo sa game na to. Oh, eto, mukhang mapapahirapan lalo dito si 11. No chance at all na mabuhay siya dun. Pero for Visage, eto talaga yung parang pinakakailangan niya gawin sa game na ti. Kailangan niya talaga magbigay ng space para di niya mag-agawan si Morphling. And ang pinaka-possible play niya is para hindi mag-agaw ng farm is mag-pressure ng Tori. Pero dahil wala siya masyadong kasama sa pag-pressure niya ng Tori, hindi niya nakakasama dito si Morphling kasi Enchantress para makabawi sa farm. Lagi siya namamatay sa gagawa niya dito ng pag-pressure sa lane, di ba? Pero mas gusto mo po na yun para sa the Lilian kaysa naman yung Visage is nakikiago pa sa farm, di ba? Tama. Tsaka, para sa akin, man, yung mga ganong deaths ni Visage, necessary deaths talaga yun. Mm-hmm. And kundi mo, si Visage, okay naman yung farm eh. Meron naman siya dito, Vladimir. Oo. Vladimir, kaso, alam mo naman natin yung repack usually nakita natin sa Visage. Boots,
or minsan direct mga na-rate pack, mga 10 to 11 minutes may na-rate pack dyan, pero dahil sa mga switch lane niya kasi dito, hindi nag-pay off yung switch lane niya dito, men eh. Kaya ang hirap, at speak of mahirap, mahirap patayin dito si Asta. Meron siyang Vanguard, so magdire-engage ba dito si Asta? Ang tanong, pero hinold siya dito ni Mavis Kishka. He is delicate, wala siyang rebound doon, and that's a Mana Void kill for Asta. Gusto ko yan, kine-ES na dito ni Asta para mabili agad yung Battle Fury, which is malapit na. Kasi meron na siya dito pambili ata ng Claymore, and sabi mo kanina na pwede niyang i-disassemble yung Vanguard niya dito para meron siya Battle Fury. Anong item dito ni Santity? Nag-Dragon Lance siya, I believe. Dragon Lance siya. Dragon Lance siya. Mantata. Isa yung item. Oo, wala niya rin magbanta dyan sakali, but Santity. So, ipapanuhan siya dito, ah? Oo. Binabalakas siya dyan. And Carlo, hiding in the trees. He wants itong Morphling. Pero yung bush, or yung sharpshooter, rather, will miss. So, TNC will miss that shot dito sa may bottom lane. Yata tumama yung bushback. Kaya nakapag-out si Morphling. Sayang. Missed opportunity sa side ng TNC. Pero at least, nandun yung pressure. Diba? Nandun yung pressure sa side dito ng TNC na pa-pressure nila dito si Morphling. Pero AM, nag-blink out siya daw, parang nararamdaman niya na maraming heroes dito sa side ng LilGun sa may top lane. Kasi nakita mo na nung trinay dito ng TNC na patayin dito si Morphling, walang nag-TP sa side ng LilGun, walang nag-react. May alam dito ni AM na karamihan ng heroes dito sa side ng LilGun is naglalagi lang dito sa may top lane. So ginawa dito ni AM, umalis na agad siya, then dito na siya nagpa-farm sa may bottom para safe lang yung farm niya. And, and para hindi mahinto yung momentum ng kanyang Battle Fury. Yes. Vanguard ulit-ulit. So, hindi na siya nag-iasa. Okay. Disassemble na siya eh. Gusto ko rin naman talaga yung Vanguard. Early Vanguard per AM. Kasi alis naman ng talaga ng damage dito ng Lilian is physical. So, malaki ito yung Vanguard. Let's speak of physical. There's the Onslaught. Burst. Dito si Krish. No time na mapag-rolling thunder siya dyan. But Carlo, good bushwhack. Oh, to two heroes dito ng Lilian. But yun lang, mapapunish naman siya doon ng kapalit. And Bok trying to save himself, trying to stand his ground, but a triple kill for Santity and TNC. This is just deja vu ng game number. Ganitong ganito din, Dan. For LilGun din, alam nila parang okay, kaya pala natin baka kuha ng mga kills ha, pag sama-sama tayo. So I guess for LilGun, as long as yung AM is parang, sabihin natin siguro si Pango is parang hindi agad, sabihin natin namatay agad sa team fight or hindi present sa team fight, feel ko pwede talaga mag-group up dito yung LilGun para mapanalo siya ng team fight. And dahil meron ng rate pack etong LilGun, feel ko dito na talaga sila mag-play around sa may top lane or sa may gitna, kasi syempre pag nakuha sila ng ganung ulit na magandang team fight, pwede na kunin yung Roshan, given na mas superior yung lineup dito ng LilGun sa pagdetect ng Roshan. Tama. Roshan kasi pag-uusapan dito dan, yes, mas mabilis yung LilGun, pero you have TNC na can't disregard dun sa lineup nila dito, pero kailangan pa nila mag-online si Asta dito. Iparolong muna saglit, buying time lang para makuha ni Asta yung kanyang manta style yan completely before the 20 minute mark, pero mukhang dun na patungo dito yung Asta. Kaso LilGun rebound itong si Kishka, but Kishka will escape. Tapos nag-bushwalk dun sa familiar spot. Smoke up for LilGun. Ayaw ko ano yung magiging plano nila. But Bok, he is the right target dito. 4-4-2-3. And nandito na yung reinforcement sa LilGun. So if we're Bok dito, kailangan mo na makaramdam. There's a blink dagger. Pero Carlo, nandyan para matangkap yung damage. Pero na-hold shot dito ng bushwalk. And then, yung unleash. Just to make sure na may damage. But Santity will getting that kill. So for kita TNC, medyo... medyo naging sloppy yung ginawa doon ni Bok, ha? May sarili siyang mundo sa may top lane. Gusto, parang nag-1v1 sila kanina ng Enchantress, pero syempre dahil may Impetus and Dragon Lance na rin dito si Enchantress. Medyo nanakit doon si Bok, kaya kailangan niya magkat. Buti naman nabuhay si Bok ay naging casualty lang isi Carmen, pero mag-roshan na sila. Nating call lang LilGun, kahit buhay, pabuhay dito si BDC o si Carlo. Pag itignan sila ng Roshan, ito mo kung gano'n sila kabilis mag-take ng Roshan. With the Manta style, the Morphling, Great Pack, Familiars, sobrang bilis. Yes, but they need to go. Sasama na daw dito si AM, the Rolling Thunder is there, but Aegis
too late dito for TNC to contest, but they want a fight. They want outnumbered dito yung LIG or yung LilGun. That's burst out dito si OC11. Patay dito yung Visage and the Chain Plus pasa-pasa agad at triple kill for Mavius. Even patay shot nun. Patay si Morphling, ah? Patay din si Morphling. Here's that second Aegis dito. Mag-out lang si Morphling, but yun lang, dinamay nila sa hukay itong si Carlo, but still would pay with his life then for that dito sa side ng LilGun. Nag-echo talaga yung ano? Nag-echo talaga sorry. yung sa akin. Ano ka. Pero they're not done. They want Kishka. Kishka Delikado. Ay, na-swakal pa siya doon and a double kill para dito kay Krish. But total team wipe yun for LilGun, ha? Nice decision making sa side ng TNC. Alam nila na superior yung lineup nila kahit nakuha dito ng LilGun yung Aegis, superior lineup nila sa pagtitake ng team fight around the Roshan, kasi dun nagiging ramdam natin si Pangulero sa loob ng Rosh Pit. Kasi syempre, mabilis lang yung pag-bounce niya ng Rolling Thunder sa mga sa loob ng Roshan Pit para ma-chain stun yung hero na nasa loob dun sa Rosh Pit, which is I think ang na-chain stun nata dun is si Visage, kaya hindi na siya nakagalaw or smoothing. So, dahil nagawa yun ni Krish before siya mapatay, eh nakapanalo dito yung TNC ng teamfight. And nakita mo na yung lambot dito ni Morphling na kahit para siya Manta style plus the Dragon Lance. Ay, di pa na namatay si Pangulir, sorry. Hindi pa na namatay. Pero, dahil naramdaman natin si Pangulir after the Rolling Thunder sa second life ni Morphling, meron pa siyang Diffusan. Nabubusan na agad ng mana si Morphling, kaya di siya nakapag-strength po. Ayun ang magiging problem dito ni Morphling, yung double mana board nung AM dito plus the Pangulir. Yun ang magpapahirap sa game na to for Sunday for sure. So kailangan niya magpataas ng mana, which is gagawin naman niya. Before mag BKB, magagalim muna niya para medyo mataas yung mana. Pero kung ikaw dito si Morphling din, do you think aganim is really worth it, lalo na pag ganitong skill dito si Morphling eh? Pero ito na. Speak up which dito TNC, they're gonna jump. They want another kill na naman dito for the Visage. Visage is down and Morphling gets at the hands dito ni Lich. Actually, that was a hold. Pero Krish will get in that double kill and they want more. Nakita nila yung edge na carry dito. Guys, bigay nyo sa akin yan, but Carlo will get in that kill. But TNC is striking back after Noroshan. So two fights in favor dito ng TNC din. Wala. For TNC, confident na talaga siya ditong to make ng team fight kahit yung AM wala pang Manta style given na mayaman lang dito is yung Morphling, yung Enchantress tsaka Visage hindi ganun kayaman. Yun lang nagiging call dito ng TNC. Every time na mag-group up dito yung LilGun para mag-take ng objective, magko-contest sila ng ano or magde-defend sila, which is nagawa nila. At the same time, nakuha pa nila dito si Morphling. So ganun ang hold doon ni ano ni Lich. Alam ko na sinistigish niya si Morphling na hindi nakapag-strength morph eh. Kaya na bura agad si Morphling doon sa mana void ni Asta. Oo, oh, grabe si daming ginagawa dito ni Mavis man. Ah, daming ginagawa niya. On point na agad yung kanyang chain frost dito. To be honest, lahat ng skill niya on point eh. Kahit oh, hindi natin masyado nakikita yung Frost Nova, pero yung tatlo niyang skill, yung Sinister Gaze, yung Frost Shield, yung Chain Frost, on point lagi sa mga teamfight. Dami niya sinahold and may biglang factor tagala si Lich dito, and there's the Chain Frost. Wala na, binuhos na nila dito kay 4-2-3. And eto si Asta, solid na to, nag-scale man dahil sa mga sumasama siya sa teamfight eh. Oo. Gusto ko yung gagawin dito ni Asta eh, na kahit na AM carry siya dito, na usually AFK farmer na carry. Hindi siya nag-AFK farm dito sa team sa game na to. Sumasama talaga siya, sorry. Yes. Manta style completed na rin. And if you're Asta dito, ano yung magiging next item niya? Pero probably it's gonna be Skadi kasi baka Skadi. One way na ma-shutdown totally si Morphling is not only the mana, pati yung strength form niya dito. Diba? Hindi siya makapag-heals and itong si Primal Beast dyan. But wait a second. Like sanity. Sinopia dito itong si Bok. But Bok, popping is BKB. Wala niya mag-out. But Mavis wants another shot. Naku po, patay pa. There's the bash! Hindi nakapag-strength form! Nakabas ka siya. Uy. Mukhang mabilis lang na game lang to for TNC. Kahit na may carry AM sila, feel ko kaya na agad nila matapos dito nang wala pang 30 minutes. Dahil
For LilGun, hindi ko na alam kung ano yung kanilang winning condition sa game na to, except sa siguro makontest nila yung second Roshan. Pero kung hindi nila makakontest yung second Roshan dito, or hindi nila makakontest yung second Roshan for sure, nasa kamay tanong ng TNC. Parang ngayon pa lang na hindi pa sila nakakuha ng second Roshan, nasa kamay na agad ng TNC yung game na to. So for LilGun, tatry lang siguro nila dito na makakuha ng vision or ng kill every time na nag-smoke sila. Oh. Ito na naman, the Jade Frost again! Mavis on! Ito naman yung mga Jade Frost niya, boy! Sabi kasi dito ni Mavis, ba't kasi kayo nagdidikit lagi? Dalawa lagi kayo nagdidikit? Kasi naligan, pag gusto yung kumuha ng kill, ba't magkakadikit kayong dalawa? Grabe. Lich MVP, guys. Di lang yun. MVP talaga? Oo. Di lang sa MVP, men. Kung hindi, lahat ng mga Jade Frost niya bounce around. Tsaka na siya, siya ni Bal- right place at the right time. Etong si Mavis. Tapos mag-tombstone pa. Pero 43 will force tap. Pero yun lang, si 11 na natrap. Doon sa tier 2 tower niya mismo. Pinapasok na dito ng TNC. Pati yung familiars ka. Dami pa si 423 na walang force tap. Nalason bigla dito yung LilGun. And yung carry dito na Enchantress. And wala eh. Parang naging meme na lang dito yung Enchantress na padogi-dogi lang eh. Para naging support. Parang nag- support lang na mayaman yung Enchantress dito sa game na to. Pero for Asta, nakita ko na cue sa kanya is Link and Sphere. So iniisip niya na pwede maging winning condition dito sa side ng LilGun is pag nakopya ni Morphling etong si AM na may aga yung Scepter. So hindi niya na yan yun na mangyari. Sa side dito ng Morphling, nagbumuli na siya dito ng Link and Scream. Just to make sure na hindi siya makopya ni Morphling with aga ng Scepter. Igo, alam, nag-stay in pa dito yung Ench. Alam niya, like, siguro, di expected na mag-go win dito yung TNC. Magiging ballsy, like, overconfident sila doon sa ipi-wake up nila. But, well, grabe naman kasi wala naman, kulang din sa damage itong LilGun eh. Papan pa si Morphling, so di pa siya ready. Recovery mode pa kahit papano. Tsaka kailangan talaga dito ng BKB ni Enchantress para ma-dispel niya yung break ng sharpshooter kasi every time na nabubushback siya dito into sharpshooter, walang kwenta yung ano niya. Yung kanyang untouchable kaya ang dali for Asta na right-clicking dito yung Enchantress. Yes. Kaso yung Enchantress dito, ano? Meron pa siyang pike. Yes, may pike siya pero yan lang yung item niya eh. Like walang aga names, wala siyang mga damage item, di ba? BKB, I think, must din kay Enchantress. Pero di siya makapag-farm kasi ang tunay na carry talaga dito, guys, si Enchantress, ay si Morphling pala, rather. So, isipin mo, Enchantress, hindi mo talaga mabase yan mag-farm. Kaya, hindi talaga siya, lalo pag naglalaro from behind yung Enchantress na carry, hindi talaga siya magkakaroon ng ideal time para mabuo niya dito yung BKB niya. Pero ang tapang na dito ni Asta, alam niya na, okay guys, I got this. Nabash! Aray! Nabash! Walang mana, skis ka! Ay, ay, ay. I don't know what's going on dito if you're LilGun. Medyo nagiging best dito sa... Sharpshooter pa nga sa dyan. And yung familiars, okay, sa stand lang dito ito si Asta, pero drop ng tombstone para maprotekta nila dito yung AM without... Walang Aegis to, take note to that, ha? Walang Aegis. Pero... Asta standing his ground. Buyback dito for Kishka. So alaan nila yung defensa nito. Kish, delikado. Nahuli siya doon. No nga rebound. Kailangan yung swashback. And there's the Rolling Thunder. Come in. Pero si Bok flinging in. He knows the major disaster na ito for LilGun. And then Rolling Thunder. Dito nga lang yung damage. But GG is called. Dino. Wala na. He got done eh. Yung drop talaga nila dito. Mess up talaga eh. Yep, hindi na gumana yung carry Enchantress nila dito. Nahirapan si Bisa sa early game. Kaya tinol na na dito ng LilGun yung GG. As early as 27 minutes sa ating laro. Wala na talaga sila ditong clear winning condition sa game na to. Sipin mo, meron ng Aghanims dito. Si Morphling, yun ay parang pinaka-clear winning condition nila dito. Pero nahirapan si Morphling na kopyahin dito si AM every time na nagana siya. The third skill, yung counter spell. So well played for the side of TNC. Gumana yung kanilang last pick dito na AM. And ang ganda nung pinakita nila all throughout their... Sabihin natin tatlong lanes. Kasi isipin mo tatlong lanes talaga yung napanalo dito ng TNC sa game na to. Oo.
Pero good thing dito for TNC, they bounce back the first win, no? Same goes for LilGun, yung game number one. So at least may puntos dito yung dalawang teams na to, di ba? Going in dito sa BTS Pro Series. And Darkstar, tama yung trend natin sa araw na to kahapon, puro 2-0. Ngayon naman, puro 1-1. Puro 1-1? Oo nga, no? Boom AG, 1-1. Neon XE, 1-1. Then etong last series natin, 1-1 din. Nakaasinga si Tropa. So congrats sa mga tumaya dyan ng plus one sa TNC. Di lang yun, man. Di lang sa TNC, boy. Kundi sa AG kanina. Up against Boom. Up against Boom. And execution, Neon 1-1 din. So bukas, guys, meron pa tayong series. And matindi to, guys. Dan, TNC versus Boom bukas, 5 a.m. LilGun versus Neon, bukas din yan, 7. And 9 p.m. naman si X going up against Army Geniuses. So actually, it's gonna be an exciting one for this BTS Pro Series. Siyempre, yung mga kasali sa TI, like Okori, yung Boom, and of course, yung Fnatic. Yung Fnatic, sa isang araw pa, tami laban, no? Yung Okori, sa isang araw pala, no? Kalaban nila, Boom. Boom ang kalaban nila, no? So, biggest test for Okori dahil na coming in dito sa TI, di ba? Nagulat, arami din nagulat na yung Okori din nasa Southeast Asia. Pero, it makes sense kasi nagbo-bootcamp ka sa city. Dito na sila nagbo-bootcamp. Oh, yes. Pero, I think that's it for us, guys. And that's our last series, no? So, kita-kits tayo for tomorrow's game, mga sir. Kami ni Dan ay magpapaalam na for today's series, mga sir. And stay around. Watch out lang kami, and we'll be right back for tomorrow, sir. 3, 2, 1.